Magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, kwekwentuhan ko naman uli kayo ng experience ni Corona ko. It's my 9 days na actually. As sabi ko nga kahapon, mula from yesterday, yeah, my headache is gone. Pero nung hapon, yun niya, yung parang kasi akala ko wala na ako headache. Naglagay ako ng labahan sa washing machine. Then suddenly, feel na parang so tired. Tapos parang kinakapos yung hininga. Tapos, yeah. Ngayong araw na to, ganun pa rin. Parang pagod na pagod ka. Masakit yung sa likuran, tsaka sa harapan ng dibdib. So, tumawag ako actually sa doctor kanina. Then, tumawag pabalik yung doctor. Tapos, kinount yung breathing ko. Hindi naman ganun kagrabe. So, normal. So, still can stay at home. Kasi sa ospital, actually, wala rin namang gagawin kung di oxygen. So, sa dami rin ng mga nasa ospital na, so I think it's really better to stay at home. Still, nagsusuob pa rin ako. Yun na lang, tsaka drink a lot of water daw. Tapos, yung palang naintindihan ko, ganito pala yun. Siguro sa akin, kaya yung tama ko ngayon after headache, ngayon naman akala ko after 7 days. 10 days tapos na si Corona. Hindi pala sa ganun natatapos si Corona. Ang Corona pala, okay, natapos. Nawala na sa iyo yung baka yung virus, nawala sa iyo, wala na. Pero yung iniwanan niyang damage sa iyo, kagaya sa breathing ko, siguro baka wala na yung virus ko kasi wala naman na akong lagnat. Pero yung damage niya sa akin, na sabi nga nila, di ba, tinatamaan sa atin yung ating lungs. Siguro may dinami siya dun sa lungs, so kaya medyo weak, mahirap pa rin huminga. Pero kailangan lang pala kasi nga yung immunization system. Tapos ayun, nagsusuob ako. Yung kagaya, maraming salamat sa lahat ng mga payo. So lahat na lang ginagawa ko basta't makarecover, maka gumaling uli. Pero kasi yung COVID, kailangan din talaga ng rehabilitation. So parang kailangan magpalakas. Ang sabi nga ng doktor, kahit mga even babalik siya after, hindi naman babalik yung virus na ibig sabihin, pero yung panghihina mo, hindi mo alam, nandun pa rin siya. So hindi mo alam na pwedeng kang pa rin hinaano ng paghinga mo. Suddenly okay ka ngayon, bukas o after a week, hindi ka na naman okay. So, kasi nga, yung virus nakapasok na yun sa katawan natin. Pero talaga, yung panglaban lang talaga sa kanya, talagang palakasin yung immunization system natin, talagang kain ng healthy food, a lot of vitamin C, na yun naman yung ginagawa ko ngayon, na hoping na makasurvive ko. Ano man yung ginagawa ko ngayon ng mga sinasabi nyo, mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, Thank you sa lahat na advice. Sinusunod ko po yung lahat. Almost lahat pare-pareho naman. So, talagang ginagawa ko. Sana lang yung sa ngayon, yung sa breathing ko, maging okay na siya. Siguro kasi may asthma din ako, kaya medyo nahirapan. Siguro kaya nahirapan din yung lungs ko kasi may asthma ako. Kasi naman lahat sinalo ko na. Yeah. Nagka-cancer ka na, nagka-asthma ka na, nagkaroon ka na ng SARS, ng swine flu, ngayong Corona. Ano pa ba, Lord? Ang galing ko namang sumalo talaga. Sobra. Pero still, I'm still alive, mga kapatid. Ito, humihinga pa rin ako kahit. Kasi pag tumatayo ako, tsaka pag naglalakad, yun yung parang kinakapos yung hininga. So, kaya mas okay sa akin yung nakahiga. Heto, yung likod ko kailangan ilapat para nakakahinga ako ng maluwag. Kasi pag nakaupo din, medyo parang hinihingal ako. So sabi nga ng doktor, wala nga magagawa, just rest, take a rest, i-rest yung katawan. Siguro dahil sa sobrang pagod talaga ng katawan ko ng mga nagdaang mga panahon, kaya siguro ayun, sinusulian lang. Kailangan lang ipahinga ang katawan na hiram. Siguro sabi ng Diyos, abuso ka sa pinahiram ko sa iyong katawan. Kaya hayan, dapat ngayon alagaan mo. So,
So, huwag po natin abusuin ang mga katawan natin. Ang ating katawan ay tanging hiram lamang natin sa kanya. Pinahiram natin, pinahiram niya sa atin to, kaya dapat natin to alagaan. Kaya ngayon, eto, kailangan kong mag-rest. Maraming salamat sa lahat ng prayer, sa lahat ng mga nagpapadala ng mga advice. Maraming maraming salamat po. At sa lahat ng mga tulong nyo, nag-grocery para sa akin. Salamat po. Maraming salamat sa kaibigan, sa mga pagmamahal, sa love ng family, friends, FB friends. Thank you po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. God bless you all at ingat po kayong lahat. Ingat talaga.